Welcome back to my YouTube channel. It's me, Ira. So for today's video is another haul. So itong haul na to is galing siya sa Shopee as usual. So doon ako namimili ngayong quarantine na to and nahihilig ako sa pagbabrowse ng Shopee ngayon. So ayun, meron ako mga nabiling lipstick and isang filming equipment and meron din ako mga belts dito tsaka bag na kasama ng belts. So, bago tayo mag-start, gusto ko lang na malaman ninyo na kahit na maingay itong background ko ngayon, sana naririnig nyo pa rin ako or naiintindihan nyo ako. Kasi, pangalawang beses ko nang kinuha na itong video na to. Kasi yung una, sobrang ingay talaga. And hoping na sana itong video na to is mas maayos siya ng konti kasi sa nauna. So, i-indicate ko yung mga prices ng items dito sa part ng screen na to. So, kung gusto nyo rin i-visit sila sa Shopee at tignan ko ano yung mga binibenta pa nila, iiwan ko na lang yung link nila sa description box. So, check it out. So, before I start, share ko lang. I'm not trying to brag here. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga napamili ko sa Shopee. And kung gusto nyo rin, minsan nakikita nyo sa IG post ko and IG story ko yung mga gamit na napapamili ko sa Shopee. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga napamili ko, just keep on watching. So, sisimulan ko ang video na to sa isang filming equipment. So, ano lang siya, tripod siya. So, pinasabay ko lang to kila mama kasi yung account ko yung ginamit nila. So, ito yung nabili ko kasi yung binili nila is yung solar light na nasa garden na namin. So, ganito yung itsura niya. Hindi ko ina-expect na ganito lang siya kaliit. So, ayan, sobrang ganda din nito. Ayun nga lang, na-disappoint lang ako kasi sobrang liit niya. Pero kung gusto mo lang naman ng handy, tapos nagto-travel ka, pwedeng-pwedeng itong monopod na, ay itong tripod na to sa'yo. Ano ba monopod ako? Monopod. So ito, tripod siya. So my next purchase are, ito yung pinaka-favorite ko, yung apat na lipstick. So ganito siya. Nabili ito sa Shopee Mall, which is the Focalure. Ito yung pinaka Focalure lang nabili ko. Tapos ito, parang hindi na siya part ng Focalure brand. Ewan ko kung dupe lipsticks lang to. Pero hindi ko pa kasi siya nare-research kung dupe lang ba ito or siya yung totoong lipstick ng Focalure. So, sisimulan ko na dito sa pinaka Focalure na brand niya. So, ito yung Stay Max in the shade 4. Yung Mauritius na shade. So, ang tawag nila dito is Stay Max Matte Lip Ink. So, nabuksan ko na siya kagabi kasi yun nga, sobrang na-excite ako. Sa box niya nga lang, merong, ayan o, nakikita nyo ba, may tupi siya. So, ayan, medyo na-disappoint. Di naman na-disappoint. Kasi okay lang naman yung loob niya and sobrang ganda ng packaging niya. Pero yung box niya, medyo na-yupi lang siya. So, ganito itsura niya. First time ko siyang itatry. Actually, first time kong bumili ng, as in, lipstick ko. Kasi hindi ako mahilig sa masyadong nagko-collect ng lipstick. Like, isa lang yung lipstick ko and yung isang lipstick ko is hiningi ko siya kay mama nitong quarantine lang kasi sobrang parang gusto ko rin mag-iba ng shade ng lipstick. So swatch natin siya para ma-share din sa inyo. So ganito yung wand niya. So ganito yung itsura niya. Actually hindi ko alam mag-swatch. Oh my god, ganito ba mag-swatch guys? Turuan niyo ako. Hindi ako marunong mag-swatch. So ganito yung itsura niya. Oh my god, ang ganda ng shade. So, mahilig po talaga ako sa mga shades na parang coral. Coral? Corals or yung mga orangey type na orange-pink combination or orange-red combination. Basta mahilig po ako sa may mga undertone na orange. So, ganun lang yung binibili kong mga lip tint. So, ganito yung shade niya, guys. So, kung gusto nyong bumili, i-indicate ko yung price dito kung magkano siya. Para ma-inform din kayo kung affordable ba talaga siya. Pero para sa akin, affordable na siya. By the way, inano ko lang to. Pinasabay ko siya sa ate ko sa pag-order. So, ito yung next. Yung nakasulat sa kanya is creamy. And ito yung brand niya, Maria Ayora. And this is a creamy lipstick. Ano siya? Actually, bullet siya. Ayun, medyo mahirap lang ang buksan. So, sa box niya, may box pa siya sa loob. And sobrang protected niya nung dumating siya dito. So, i-insert ko yung picture dito nung pagkakarating niya kasi sobrang naka-bubble wrap siya. So, ganito itsura niya. And shade niya is 9, Wonderful Kiss. So, actually, hindi ko gusto tong shade na to. Sabi ko kay ate ko, itatry ko lang siya. Kasi, yun nga, hindi naman ako ma-shade na super dark. So, ganito po yung shade niya. Pero, itatry ko siya para sa mga ibang outfit ko. Bumagay naman siya. So, ganito po yung shade niya. Oh my god, hindi ako. Oh my god, ang creamy nga niya. Ang lambot. So, ayan yung itsura niya.
di ba, magkaiba po yung shade niya. Parang nagva-violet na nag-red siya. Actually, ewan ko kung magagamit ko siya sa everyday makeup ko or everyday look ko. Pero, ayan, tignan natin kung may babagay ko at kung makakaya ko siyang isuot. So, dalawa yung binili kong creamy lipstick. So, ito yung dalawa. And yung shade naman nito is number 13. So, sira na po yung box niya. Kakabukas ko. Kasi ang hirap niya talagang buksan sa box. Ewan ko parang sobrang light niya compared dun sa swatch, dun sa picture. So, ayun, kinuha ko siya kasi kala ko, oh my god, ang light! So, ganito po yung shade niya. Ito po siya. So, next purchase naman is ito, as in favorite na favorite ko. Pagdating pa lang sa packaging niya, tignan mo naman, as in shining, shimmering, splendid, ganun. Ang cute niya, pero ayun, ang hirap talagang buksan ng box niya. So, binuksan namin siya kagabi and ganito yung nangyari. So, ganito yung itsura niya and ito yung parang lip gloss yata siya. And sobrang cute. Eh, ang tawag dito is Stagenius. So, ganito yung itsura niya. Ganito yung wand. Huh? Hindi naman siya. Ah, okay. Meron siyang parang glitter-ish, ganun. May mga glitter siya. Kung nakikita niyo, ito yung itsura niya. Color parang nag-orange-orange siya. Tapos, may glitter siyang undertone. So, ayan, itsura niya. So, wala akong tissue dito. So, ganito muna itong mga swatches. Sana huwag kayong mabother dito sa swatches ko dito. So, yung next na mga nabili ko is mga belt. Pero unahin ko na siya sa belt bag. So, ito yung belt bag na nabili ko. Color white lang siya and parang meron siyang, ano nang parang pabanig, ganun. Meron siyang style na parang banig-like, ganun. So, ganito siya. And yung belt niya is nandito sa loob. So, ganito yung tsura ng belt niya. And same lang sila ng tsura. So, marami ka nang mailalagay like mga yung phone mo and yung money mo. And syempre, sanitizer. So, the next item is this white na belt ulit siya. Tapos gold lang yung hardware niya dito. So, ganito siya kahaba. Medyo maiksi lang talaga siya. Tapos ang konti nung butas niya. Actually, sorry guys, kasi na-explain ko na to sa previous video ko na hindi ko siya nagustuhan. Kaya yun, nire-retake ko ngayon. Kaya ewan ko kung tama ba yung mga pinagsasabi ko kasi parang nasabi ko na siya noon. Na parang, ganun. So, ganito siya. Gold yung hardware. Tapos, color white lang siya. Ayun, yung next naman is ito. Parang vintage-like siya. Gold ulit yung buckle niya or yung hardware. Tapos, color black. Mas makapal siya compared dito sa white. Kasi ang alam ko, mas mahal to ng konti kesa dito. Kaya okay lang naman. So, ito yung itsura niya. Sobrang ingay ng plastic. And, wala siyang butas. So, mas maganda yung mga ganitong nabibili natin na walang butas. Kasi yun nga, na-adjust mo siya sa mismong waistline mo talaga. Actually guys, kaya bumili ako ng maraming belts kasi dadalawa lang po talaga yung belts ko. Yung una is yung pinang CCAT ko pa noon, which is nung junior high pa talaga ako. Ginamit ko rin siya nung nag-strand uniform ako, kaya ngayon parang nangangalawang na siya. Kasi ilang years na rin, parang actually 3 years na yung belt ko na yun. And yung pangalawang belt ko is sobrang luwag niya sa akin kasi nag-lose ako ng weight. So ito yung itsura niya, yan. Kung sakaling pumayat ka or tumaba ka, ma-adjust mo to. The next one is this. Oh my god, natanggal na siya sa plastic niya, napunit na. Actually, nung unang video ko pa talaga napupunit na siya. And yun, gumive up na siya. So, ayan, ganito pala yung texture niya. Sobrang ganda. Sana hindi siya agad-agad magbakbak kasi nga leather siya. So, ganito lang yung holes niya, sobrang konti. And ganito yung tsura ng hardware niya, parang silver yung kulay niya. And actually, same siya atas dito sa white na nabili ko. Parang same lang sila, pero parang mas manipis yung white. Mas manipis siya ng konti. So, the next item, guys, is another belt. So, ganito yung itsura niya. Ito yung parang common lang na belt na ginagamit natin. And silver yung hardware. And mas mahaba to compared sa iba. Feel ko mas mahaba siya. And ito lang yung holes niya. Feel ko sulit naman itong mga to sa mga prices nila. Parang okay na rin siya. Magagamit mo siya ng about a year or kahit mga 6 months gano'n. At least nagamit mo siya and okay lang siya sa price niya. So, the next item is this. Ano lang siya, tela. So, ganito. Ang ina-expect ko dito is yung parang tuloy-tuloy yung ano niya, holes niya. Actually,
Kala ko talaga ganun yung marireceive ko. Pero ganito yung dumating sa akin. Actually, itong mga to, hindi ko pa siya nagagamit. So, ganito yung buckle niya. So, next item is my favorite. Ito yung pinakahinihintay ko sa haul na to. Kasi, nauna na yung ibang belts. Parang dalawang shop yung pinag-orderan ko. Tapos, nauna na yung isang belt. Pero, hinihintay ko talaga to para maisali ko siya sa haul na to. So, ito yung itsura ng belt. Transparent siya. And, ayun nga, yung ina-expect ko dun sa tela na belt kanina. Nakuha nito. So, ayan. Tuloy-tuloy yung butones niya. Butones! Kaya naman ang butones sa butones. Yung holes niya. Hanggang sa dito lang naman siya. Pero okay na rin. Ito yung gold talaga siya. So, yung seller na to is napakabait niya. Actually, ibang bansa sila. Pero nag-chat siya sa akin na hindi available yung gusto ko. Actually, silver yung gusto ko talaga. Pero gold yung binigay nila sa akin kasi hindi na daw available yung silver. So, buti na lang, chinat nila ako. Pero okay lang din naman kahit anong ibigay nila sa akin. So, last belt na ito. So, ito yung itsura niya. Actually, gusto ko pang kumuha ng iba't ibang kulay na to. Parang nagsisi ako na black lang yung kinuha ko. Kasi, look at this. Ang cute niya. Ang cute niya yung, alam mo yun, ang cute niya yung style. So, ganito siya. Pwede mong pasikipan ito. Pwede mo rin paluwangan. Na-adjust naman siya. Alam mo yung parang mga strap lang ng mga bag natin nung elementary. Ganon. Ganito yung itsura niya. Tapos, ganito yung lock niya. Mas maganda sana kung hardware or bakal yung ano niya, yung lock niya. Pero okay lang na plastic din siya kasi medyo mura lang din naman to and affordable talaga. So that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on all my social media accounts. Bye!